Ang mga Amihan ay isang mapayapa at mabait na tribo na naninirahan sa kanlurang bahagi ng Kaluwalhatian. Kilala sila sa kanilang malalim na koneksyon sa hangin at sa kanilang kakayahan na kontrolin ito. Sila ay namumuhay sa mga patag na burol at damuhan na umaabot sa kalawakan kung saan palaging mahangin. Ang mga Amihan ay matatangkad at payat na may mahabang buhok na umaagos sa hangin. Habang bumubukang liwayway sa damuhan ng kanluran, isang pangkat ng mga bantay demonyo ang lumitaw mula sa dilim. Ang mga Amihan ay naulila, ngunit mabilis silang nagkaisa upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Gamit ang kanilang kontrol sa hangin, kanilang pinadala ang malalakas na ihip upang patumbahin ang mga halimaw at kanilang pinapalakpakan ng kidlat upang patumbahin ang mga iyon. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, may mga halimaw na nakaligtas at tumakas patungo sa kanluran. Alam ni Amihan na ito ay hindi ang katapusan ng banta at ipinadala niya ang kanyang mga bantay sa malalim na kanluran upang mag-imbestiga. Ang kanilang natuklasan ay nagpabukas ng buto sa kanilang mga buto. Nalaman nila na si Kalag, ang hari ng mga demonyo, ay nagpupulong ng hukbo ng mga demonyo sa kanluran ng hanggang sa hihina ang proteksyon ng puno at maaari nilang sakupin ang kaharian. Alam ni Amihan na kinakailangan nilang kumilos ng mabilisan upang pigilan ang mga demonyo bago ito maging huli. Ipinadala niya ang mga mensahero sa kabisera ng kaharian, ang Kaluwalhatian, upang balaan ang hari ng darating na pagsalakay. Ako si Amihan. Ako'y isang matapang at determinadong kabataang babae. Matangkad at payat, may mahabang buhok na kulay ng hangin. Ang kulay ng aking balat ay tila similya ng ginto, at ang aking mga mata ay tila mga berdeng bituin sa kalangitan. Ako ay kilala sa aking matalas na isipan, at ang aking kakayahan na kontrolin ang hangin, na aking ginagamit ng buong tapang sa labanan. Ako ang leader ng mga Amihan, isang mapayapang at mabait na tribo na naninirahan sa mga patag na burol at damuhan ng kanluran. Kami ay kilala sa aming koneksyon sa hangin at sa kakayahan naming kontrolin ito. Aking natuklasan ang mga ulat ng aking mga bantay hinggil kay Kalag at sa kanyang hukbo sa kanluran. Sa mga sandaling ito, ako'y nagpadala na ng mensahe kay Haring Luwalhati tungkol sa kalagayan. Sa ngayon, ang aking mga kawal ay nag-aayos na para sa pagmarcha patungo sa kanluran upang tumulong sa pagdepensa ng kaharian at ng puno ng balite. Inaasahan kong makipagtagpo ang aming hukbo sa hukbo ng hari doon at umaasa akong magkakaisa ang lahat ng tribo, ang mga bagani, Amihan, Kalinga at mga diwata kasama ang hukbo ni Haring Luwalhati upang magkaroon tayo ng pagkakataon na labanan ang hukbo ng mga demonyo. Ayon sa mga ulat ng aking mga bantay na nagdadala ng malubhang balita. The killer was the chosen one to save the Kaluwalhatian kingdom. He was brave and he was strong, and he fought until the kingdom was won. The people cheered and they were glad, all because of the killer, the brave. He
was the one who had saved the day, and they praised him in every way. He was the chosen one, and he saved the kingdom from destruction. He was the hero of the land, and he would always be in their hearts and minds.